part of this committee hearing. So can we invite him to stand up? And okay, Comsec, please administer the oath of Mr. Tamesin. Former Councillor Tamesin. Sir, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry? So help you God. Yes, Your Honor. Thank you. The oath has been administered, sir. Thank you. Thank you. Do you have a lawyer with you, Councillor Tamesin? No, Your Honor. So, no, Your Honor. Do you need a lawyer? Hindi na po. Oh, sige. So, have you executed your affidavit? Yes, Your Honor. Ito bang affidavit na ito? Ikaw, pirma mo ba ito? Ito? Hindi po yan. Tamesin. Oh. Ah, ito. Pwede bang malaman ano yung full name mo, ano, Councillor Tamesin? Ako po si Norvin Lantikan Tamesin. Okay. Ito po ba ang iyong sinumpaang salaysay? Opo. Ito, wala ka pang pirma rito. Ikaw ba ay... Yung hawak ko po, meron po. Bali, maraming kopya po yun. Oh, sige. If we allow the resource person, Mr. Chairman, to state the or narrate the sinumpaan salaysay, you may do so, no? Opo, Your Honor. That will form part of your yung testimony mo in your affidavit. So, Mr. Chairman, may we allow him to tell this story? Being the a resource person and who happens to be the suspect on the killing of Mayor Cesar Perez, and you were jailed for 7 months. Yes, Your Honor. And now you are released. Yes, Your Honor. Na-release ka on bail? On bail po. So na-release ka? So, yes, Your Honor. Meaning, ba't ka na-release? Mahina kaso or we what? We filed a petition for bail and it was approved. Okay, sigo. Siguro, let's start from the start siguro. So, since you are under oath at wala pa kaming nakukuwang affidavit mo na pirmado, so you tell your story and narrate to this committee your side of the story. Go ahead. Ako po si Norvin Lantikan Tamesin. Naging konsyal po ng Bayan ng Los Baños for 12 years. Independent, 2013 and 16 po, nahalal bilang independent at number one councilor po ng aming bayan. Natapos po ang aking termo no ng 2019, June 30. At ako po ay isang human resource practitioner at isang professor po. So bumalik po ako sa pribadong buhay. Noong December 3, ako po ay nasa garden ng aking kaibigan dahil mahilig po akong mag-alaga ng bonsai. Nagtitinda rin po sa pamamagitan ng pagtuturo ng kaibigan ko si Mr. Emmanuel Mapili. Mula po alas 5 hanggang madaling araw ay nandun po kami at nakipagkwentuhan at nakauwi na po ng pasado alas 2. Nagulat na lang po ako, nalaman ko na pinatay daw po si Mayor Perez. That was December 3, 2020 po, Your Honor. Umalinga nga ako dahil si Mayor Perez po, at that time, based on reports, he was included in the narco list from the original list. Kami naman po ay siyempre nababasa lang, ngunit hindi ko po nakikita. In honor of the late Mayor Perez, hindi ko po alam. Nagulat na lang po ako, naglabasan sa news na ako pala po ay nahabla. Samantalang wala naman po akong kalam-alam doon. Sa nasabing habla, sinasabi nila na nakita daw po ako within the vicinity sa tapat ng 7-Eleven. Wala naman po ako doon. Ang masakit po nito, may nagturo na isang bogus witness na nakita daw niya ako.
Kaya nung ma-file yung case, sa kanilang reklamo ay mayroong video pero hindi po nila isinumite at hindi rin po kami nabigyan ng kopya. Habang naka-file, marami pong maaligid sa bahay, laging tanong ng tanong, alam ko po mga pulis yun, naka-sibilyan. Minabuti po ng pamilya ko na umalis muna po ako. At napag-desisyonan ko upang hindi naman po sila madamay. Dahil alam ko po, malaki ang posibilidad na itutumba nila ako para maging case closed. Kaya lumayo po ako pero hindi po ako nagtago. Naglipat-lipat lang ako at nakikita naman po ko dahil kung sakaling ako itutumba, wag na lang madamay ang pamilya ko. May mga anak din naman ako eh. Nagulat ako, nahuling nila ako sa Baguio, pero hindi po ako nagtago. Dahil naglalakad lang po ako. Kung ako po ay magtatago, pupunta po ako ng ibang bansa. At magpapakalayo-layo ako, pero talagang haharapin namin, gusto lang namin malaman kung saan at kailan ko magagawa ng parang ipaglaban ng sarili ko. Nung ako po ay nahuli, naghihiring na nailabas yung video na kumakalat ho sa mga Facebook, sa mga messengers. Nagulat kami. Wala naman ako sa video. Kung nailabas lang po yun ng mga pulis na siyang gumawa ang Task Force Perez and PNP Los Baños at that time, kung nilabas lang nila, hindi sana kami makakasuhan. Ang sinasabi nila, wala daw video na pwedeng pagkakilanlan ng salarin. Pero makikita mo, meron po. Meron. Sinama nila si Ginong Glenn Arrieta na LCR head na galing ng civil service. I don't know the person personally. Sinasabi nila pinapaling daw ang video kaya walang makita. Pero bakit meron? Hindi ko pakahabaan. Pero kaya po ako nagpunta dito sa inyong paanyaya. Dahil nung sinabi po ni Madam Colonel Garma na ang bumira daw po o kumatay o pumatay ay ang team ni Major Albotra, nagsaliksik po ako ng mga videos. Nakita ko yung itsura, pangangatawan, parehong-pareho halos pagkakahawig ng nasa video na kumakalat sa Los Baños na hindi inilabas ng PNP sa korte. Na sinumiti kagad upang hindi sana kami nakasampahan ng kaso sa court. Paglabas noon, nakita ko pareho ng relo, halos pareho ng build, hard worker o nag-gym. Nakita ko pareho ng balikat, pareho ng gupit, nakasombrero, pareho ng binte, 5.56 mm ang ginamit, sniper din po. Sabi ko, bakit po ganun? Your Honor, I thought the PNP is supposed to protect and serve the people. But I was denied of that privilege. I know not all, but a few of them are scalawags. Because they keep on implicating, some of them keep on implicating innocent people just for them to prove that they have done something or to please their officers, whoever they are. Alam nyo, malaki ho nasira sa akin eh. Nabenta ko lahat ng mga ari-arian ko, pamilya ko, parang lumaban lang sa kasong to. You know how hard it is to hire a lawyer to defend yourself. Hindi mo alam kung saan ka pupunta kasi kalaban mo, mga naka-uniforme. Para lang matigil yung kaso, tutumba ka talaga. Kaya sabi ko, bakit pa ako matatakot? Inalis nyo na eh. May mga anak ako na bubuli sa school. Hindi ako nakakapagtrabaho because of that record. Ako po naman yung nakapagtapos din naman ng MBA sa Ateneo. True scholarship, pinaghirapan ko. Ngayon may babalik nyo ba yung karangalan nasira sa akin, sa aking pamilya? I came here to find out the truth.
to seek for the truth. Ngayon lang ako umiyak sa buong buhay ko. But we deserve the truth. The people of Los Baños deserve the truth. My family deserve the truth. Most especially my children. May anak din naman kayo. Sabi nga nung isa, iinog din ang buhay. Kahit lahat kayo nasa mga kapulisyahan, yung ibang mga bad eggs, makakarma din kayo. Tama naman, gano'ng kasakit kayo nangyari kay Senator? Di lima, 7 taon. Ako, 7 buwan. But regardless of the time, are we speaking of quantity? One day in jail is very hard. Even if you are guilty. What more if you're not guilty? I'm speaking on behalf of those people na namatay, na parusahan, na walang kasalanan. Kung ikamamatay ko, itatanggapin ko, kaysa naman sirang-sira pangalan ko. I'm sorry, Your Honor. I kept this for a long time. When I was inside, I keep on praying. That's the only thing that kept me alive aside from my family's support and my relatives and friends. Pero hindi lahat ng tao makukulong kaya. Hindi lahat kaya. At hindi lahat may babalik ang iwal nila. Your Honor, I can't take things personally, regardless of how I feel. I always wanted to do the right thing. For 12 years, I have no record of corruption. I have no record of being an abusive public servant. Yes, I filed cases against those corrupt and abusive public officials because that is the mandate. Aside from being legal, it is a moral obligation on my part. When they are trying to set up a casino, I expose and try to stop it. When they're dumping the garbage at the creek of Makiling Forest Reserve, wherein the leachate will go directly sa lawa ng lalawigan ng Laguna at mamamatay ang mga isda at yaman dagat, I expose and file the necessary cases. When they're cutting the 29, when they cut the 29 trees in Jamboree, Los Baños, I try to stop it because they're about to cut more 602 more trees. Your Honor, if this is what I deserve for fighting for what is right, and then so be it. But I'm not a killer. Even in my mind, I don't think of it. Hindi ko po yan magagawa. Wala po yan sa pagkatao ko, sa pamilya ko, sa lahi ko. Yes, I file cases. But I don't kill people. That's why I would like to take this opportunity, Your Honor. I did not kill him. I have no idea why my name was implicated in this case. As a matter of fact, even if I have reasons or compelling reasons, still I will not do it. Hindi ko po gagawin yan. Because I believe in the rule of law. Kaya nga po ako naghahable. Lahat po nagkakamali, pinipilit kong itama. Kung ayaw po, nakontra ako. Pag ayaw, I seek the help of the court, especially ombudsman, so that they will be decide. They will be the one to decide. And at the time when Mayor Perez was killed, I'm no longer a politician or public servant at that time. Nasa private life na po ako. Hindi po ako makikinabang kung sakali man. Hindi ko rin po magagawa. Bukod sa walang kapakinabangan, hindi po yan ang aking pagkatao. Kilala po ako ni Sir Dan, nanungkulan po yan sa Laguna. Nangahabla lang po ako. Pero hindi po ako napatay. Thank you, Your Honor. Okay, maraming salamat, Mr. Chair. No? The only, I think, the crime or sin that you have committed is your fighting against the
the mayor during that time. Because being the vice governor of the province of Laguna during that time, I know this fellow, Mr. Chairman. And si Mayor Perez was also a board member during that time na kami magkasama. Ako po ang vice governor nila. At we have talked about you, how you fought the administration of Mayor Perez then. But it was a fight that is natural on a democratic form of our government. And I was shocked to find out that you were involved during that time that I was the mayor of the city of Santa Rosa already. And you were implicated. Ang problem, Mr. Chairman, nakakalungkot lamang that those people in power in the PNP organization, nakakuha sila ng sketch nung tao na allegedly pumatay. Pero ang layo-layo naman sa mukha nung former councilor ng Los Baños. And I really am shocked to find out why these people from the PNP have chosen you to be the poll guy. Actually, you were poll guy ka talaga, but we will establish that. We will establish and we will give these people that we have invited the chance to prove that we are wrong. And the chismis allegedly that was received by former GM Garma was indeed a chismis. We will try to prove it now. Now, Mr. Chairman, allow me to show a video, no? Para makita po natin yung mga comparison between those being accused, those being manifested by GM Garma, that it was told to him by Major Albotra and now Colonel Albotra. Do you have also that knowledge he was boasting, no? Naging boastful siya in telling GM Garma that grupo nila ang tumira kay Halili. And when this fellow saw our investigation during that time, he immediately called me and tried to compare what happened. And sabi ko, I will not believe right away. Give me story and give me evidences. Because here, in our Quadcom, hindi po tayo nag-entertain kung walang valid na mga ebidensya. So, Mr. Chairman, allow us to try to see these two videos before we ask our officials from the PNP. I have also knowledge about those other personalities who have been killed on the war on drugs, like big personalities that you know about. Yes, Mr. Chair, Mayor Halili, pinagmalaki kasi ng isa sir na sila. Sino yung nagmalaking yun? Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Albotra? Yes. Of Region 7? Yes po. Lieutenant Colonel Albotra na atang. Albotra. Albotra. Kenneth Albotra to be invited in the next hearing. So yan yung supposedly na kasama sa team ng pumatay. Pumunta siya doon sa area na kung saan pinatay si Mayor. Diyan po tumayo si Mayor Cesar Perez sa area yan. At umiikot siya sa munisipyo. Paikot-ikot siya mula alas 10 ng umaga hanggang sa pinatay si Mayor Cesar Perez. Yan ang taong hindi nakita ng ating mga kapulisan. Yan ang CCTV na hindi nila nakita. Hindi pinresenta sa korte. And why this was not presented. Itong ban na to na ginamit nilang AC-4033, nirambo lamang nila yung plaka na ginamit kay Halili. Diyan sila nagtago.
6:12 hanggang 8:30. Ayan, dyan. Andito ang seat, ang munisipyo sa kanan. Andyan yung gunman, ang location. At dyan nila tinira, yung si Mayor. Nakita nyo yung pader sa may likod? Doon nakaporma yung FB. Doon nakaporma yung killer. Mula 8:43, naglakad si Mayor. Pumunta siya doon sa pinuntahan noong naka-blue na sapatos at yung malaki ang katawan at makinis ang kanyang buhok. Ayan ang mayor namin, si Cesar Perez. Dumiretso siya doon, bumalik siya dahil may tumawag sa kanya. Most likely, ang tumawag sa kanya ay grupo din nila. At pagkatapos sa binarel, makikita niyo yung van. Ayan. Na kung saan dyan nagsimula yung pagputok. ACA 433. At dyan din ang ginamit nila kay Halili. Nirambol lang yung plate number. Yun, umalis na. Makikita natin sa kabilang CCTV yan, lumalabas na sila. Pagkatapos nilang barilin si Mayor Cesar Perez. Ang sinasabi nila, ang gunman ando sa 7-11. Andyan ang gunman. Mula alas 10 ng umaga hanggang 8:45, umalis na sila ng Los Baños papunta doon sa Calamba. Alright. Okay. So we have invited Mr. Chairman also the mga PNP sa Los Baños. Yung ating pong Colonel Albotra, you are now a colonel, correct? Mr. Chair, I am police captain, Mr. Chair. Captain Albotra? Yes po, Mr. Chair. Ay, ano ka na? Captain pala. Yes, from major to captain. Yes po, Mr. Chair. Tama ba? From captain to major. Chairman? Captain muna bago. Yes. Captain Albotra, okay. Anong class ka? 2006. I'm a member of PNP class 2006, Mr. Chair. 2006. So, classmate kayo ni Colonel Santi Mendoza? Yes, Mr. Chair. Why you're still rank of captain? Most of your classmates are light colonel and some are major. Mr. Chair, two months ago, Mr. Chair, my promotion order was cancelled last 2016 na promotion, Mr. Chair. Kaya na balik po ako sa rank of police captain. Ayor demoted? Not demoted, Mr. Chair. Canceled lang po, Mr. Chair. Canceled yung promotion mo for major? Yes po, Mr. Chair. Miss Garma, is the guy, Captain Albotra, is that the person that you mentioned? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So you confirm that Captain Albotra is the same as alleged Colonel Albotra? Yes, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman. Captain Albotra, during that time, no, noong June 4 hanggang June 27 of 2018, no, June 4 to June 27, 5 days before the killing of Antonio Halili, you were assigned sa Calamba City. Yes or no? Yes po, Mr. Chair. You were assigned in the Calamba City primarily for what purpose? Anong assignment ang binigay sa iyo nung nasa Calamba City ka? Mr. Chair, last June 14, 2018, I was issued Anong inassign sa iyo? Anong function mo? Intel operative po, Mr. Chair. Intel ng ano? Ng Intel ng Calamba City Police Station po. Ng SDEU. Opo, Mr. Chair. Drug Enforcement Unit. Correct? Yes, Mr. Chair. So, yun ang reason kung bakit ka nilipat for 23 days sa Calamba City. And Calamba City is just beside Tanawan City. Tama? I have no idea, Mr. Chair. Okay. So, sa loob ng 23 araw na you were assigned in Calamba City as intel of the Drug Enforcement Unit, anong ginawa mo sa loob ng 23 days that you were assigned in that
City. Mr. Chair, I have submitted the affidavit, Mr. Chair. Yes, we have received your affidavit. Nakalagay po doon, Mr. Chair, yung mga araw po ng timeline po at saka yung mga activities ko po doon, Mr. Chair. I got your affidavit. But what I'm asking you is, anong ginawa mo bilang ikaw ay intel ng DEU sa Calamba City? Anong work ang ginawa mo during that time? Mr. Chair, nagtrabaho po ako bilang intel and SDEU ng Calamba City Police Station for only 6 days, Mr. Chair, because our order was nullified then, Mr. Chair. Hindi yun ang tinatanong ko. No? You were designated June 4. June 14 po, Mr. Chair. Ha? June 14, Mr. Chair. Andito, oh, sa apidabit mo. On June 4, 2018, I was issued SO number 7750 for reassignment from Region 7 to Region 4, Calabar Zone. Yes, Mr. Chair, that's the special order, Mr. Chair. From yeah, special order. Yes po, Mr. Chair. O, so ngayon, lumipad ka na doon. Lumipad po ako ng June 8, Mr. Chair. I think that was Friday. Yeah, oo. And then, it doesn't matter na sa akin yun eh. Ang tinatanong ko sa iyo, anong ginawa mo nung panahon na sinasabi mo dito from June 12, June 14, na nakuha mo yung order mo, sinasabi mo, tapos umalis ka na doon ng June 27, nung ikaw ay binalik na sa Region 7, anong ginawa mo sa area? Kasi yun ang trabaho mo, intel eh, DEU eh, di ba? So, anong in-intel mo during that time? I only work as intel, Mr. Chair, for only 6 days, Mr. Chair, kasi nullified nga po. Okay, correct. Sa 6 days, anong ginawa mo? Nagtrabaho po ako, Mr. Chair. Anong tinirabaho mo? Yung mga ano po, Mr. Chair, flagship programs po ng PNP. May ng ano? Gambling, drugs, wanted persons. Meron pong mga accomplishment ni siguro doon, Mr. Chair, na nakikita doon sa police station, Mr. Chair. At pagkatapos ng trabaho mong yan, ibinalik ka. Yes, Mr. Chair. I remember then RD, Brigadier General Ted Carranza, called us to report to his office and inform us that we will be relieved out of Proper A. So that was very unexpected, Mr. Chair. So after a day or two, nag-back up na po ako, Mr. Chair, at lumipad pa walik ng Cebu, Mr. Chair. At sinasabi mo dito sa affidavit mo, after na babalik ka sa Cebu, nag-courtesy call ka ng July 2, no? Kay Colonel Garma. Mr. Chair, I remember, Mr. Chair, that was Monday. Yun po ay assumption ng Office ni Garma. Kaya pumunta po ako doon. Ngunit hindi po kami nakapag-usap kasi marami pong tao. At saka pagkatapos po ng assumption niya, diretso po sila sa conference room, Mr. Chair. Okay, and during that time, July 2, dito pinatay si Tony Halili. At ang sinasabi mo, na andun ka sa assumption ni Colonel Garma. Colonel Garma, can you kindly confirm to us, nung July 2, na kung saan dito pinatay si Tony Halili, were you able to meet si Captain Albota? Mr. Chair, hindi ko na maalala sa dami po ng mga officers during that time. Okay. At dito sa kanyang affidavit, sinasabi niya dito, noong July 3 to 4, nag-courtesy call siya sa CCPO. Ikaw yon. And July 5, 2018, nag-issue ng order para dalhin siya doon sa traffic patrol group na sign mo. So, kailan mo siya nakausap? So, most likely, Mr. Chair, after the turnover po ng command when I assumed as city director. So, most likely, that's before July 5 when the order was issued to him as in charge of the, assigned sa traffic group. At doon mo siya nakausap about doon sa pagiging boastful niya sa nangyari kay Halili? Yes, Mr. Chair, kasi may PDS po kasi yan na pinakita sa akin. So nakikita ko yung saan ang mga assignment. So nagtanong ako saan siya galing. So very comfortable naman po siya na nagkwento na galing siya sa Region 4A. At nakwento po niya sa akin yung operation.
At yun ang sinabi niya? Yes, Mayor Halili. Anong pagkakasabi niya, GM? He is part of the said operation. Hindi naman niya sinabi siya ang bumaril or something, but the fact na sinabi niya he's part, I assume na merong kinalaman. Trabaho. Yes, sir. And mga ganyan kasing trabaho, compartmentalized po yung work. So, hindi na rin po ako masyadong Nagtanong. Nagtanong. Wasang alam ko lang, nakwento niya, sharpshooter po yung bumaril. Captain Albotra, do you confirm that nagkaroon kayo ng usapan sa kanyang opisina? Sigurado nag-usap kayo, Mr. Chair, kasi ako po ay nagko-courtesy call, but never did I remember saying something, anything like that, Mr. Chair. Captain Albotra, remember, you are under oath. Yes, Mr. Chair. At kung sakasakali na may kinalaman ka at involved ka sa grupong ito, aminin mo na, kasi darating ang panahon, hahabulin ka ng pagkakataon, maniwala ka sa amin. Marami na kami napatunayan sa kongresong ito. Marami na kami napatunayan noong paman. Hahabulin ka namin kung talagang involved ka. Maniwala ka sa amin. Can I say something, Mr. Chair? Go ahead. Mr. Chair, my conscience is very clear. I have not involved in any way to the killing of Mayor Halili, Mr. Chair. What is your relationship with Major Andulan? Major Andulan is my classmate, Mr. Chair. Major Andulan, kayo'y magkasama ni Captain Albotra. Magkaibigan kayo, correct? Not really, sir. It's just my classmate, sir. Ngayon ko lang po siya nakasama, sir. Andito sa Facebook nyo, yung mga closeness. Ha? Huwag kayong magpo-post kung hindi kayo magkakasama. Ayan, oh. Kim Aquino, Parado, Revita, Andulan, Kenneth Paul Albotra. Ang tanong ko sa iyo, Andulan, dahil magkakilala kayo ni Colonel Albotra, ni Captain Albotra, bakit ikaw ang humuli? Bakit ikaw ang humuli kay Norbin Tamisin? Anong kinalaman ng pagkatao mo during that time that you were assigned in Cavite? Mr. Chair, during that time, sir, I was assigned in Batangas CADG as the chief, sir. Oh, yes? Yes, yeah po. Bakit ikaw umuli? Bakit hindi ka nakipag-coordinate sa CIDG namin, sa Kabuyaw? Ang lapit-lapit ng Kabuyaw. No, sir. We apprehended him, sir. We implemented the warrant of arrest. Bakit nga hindi ka nakipag-coordinate sa Kabuyaw? May CIDG tayo dun eh. Yes, sir. I coordinated with the CIDG. You coordinated? Yes, sir. Sa COP po ng Los Banos. After the arrest, saan nyo dinala siya na? Sa Camp Vicente Malbar po, sir. Correct. Batangas. Yes, sa tama, Batangas. Yes, sir. O ba't hindi nyo dinala sa amin, sa Kabuyaw? If you coordinated rightly with the province of Laguna, with the CIDG sa Kabuyaw, bakit dinala mo sa area mo? Sino ang CIDG during that time sa Kabuyaw? If you coordinated with Kabuyaw? Si Major Dilem po, sir. Did you coordinated with him rightly, properly? Yes or no? Yes, sir. Through phone, sir. Nag-coordinate po ko sa kanya. Together with the COP of Los Banos. Mr. Chairman, we'll be asking the person of the CIDG chief of the province of Laguna in the city of Kabuyaw in the next hearing. So saan mo na-apprehend si Barangay Bukaking Drive, Baguio City, Your Honor, Mr. Chair. So nung ma-apprehend mo si Norbic Tamisin, si Konsehal, anong basis ninyo for the arrest order? Mr. Chair, he has a warrant of arrest of murder po, sir, under branch 107 of... And using this picture? No, sir. Anong ginamit ninyo? Paano nyo nalaman na siya yun? We have an informant, sir. So hindi nyo ginamit yung picture na to? Sa pag-aresto sa kanya? No, sir. Since... Ano po, sir? Yung informant, sir, close po sa kanya, sir. Ano yung?
Yung informant niya po, sir, close po sa kanya, sir. Yung mga witnesses niya. Sino mga nagturo sa kay Norvix at Amisin during that time? Because you have two witnesses. Informant, sir, yung nagturo sa amin, sir. You have witnesses. Di ba? Na nakakita sa kanya sa 7-Eleven na nandun daw siya. Sino yung mga yon? Those two informants, sir. Na ginamit yung witnesses sa kaso? Yes, sir. One... Anong pangalan? On the public record dyan, Norvix. Sino? Who are these people? Raybel? Raymond Raven ng B-Teen sa Baipo na hindi naman po doon nakatira. And these are the people that you have trusted in trying to find out that this person is the one who is being accused of. Tama? Mali? Yung taong sinabi mo kanina, yung dalawa. No, sir. So ano naging basis nyo? Yung sabi mo, yung witnesses, the basis dalawa. Of the... First is the warrant of arrest, sir. And then, sir, may pointer po kasi kami na close po sa kanya, sir. Dalawa po yun, sir. I can give you names to, kung if you allow it, sir, to sige, please, give us the name. Session, and also, pareho siya doon sa kaso na finile against Norvix Tamisin. Tama? Yes, sir. Apo. Informant lang, sir. So, yung sa amin, sir, sa implementation lang po of the warrant of arrest from Tamisin. And what is your relationship with the former General Bato? For 2016 to 2018, sir, is my chief PNP that time, sir. No, I mean your personal relationship with him. Wala po, sir. Wala po kaming personal. Hindi po ako na-assign ng Davao. Sa anak niya? Na-assign ka? During my tenure. Yes or no? Yes, sir. Sa PNPA, sir. That is your relationship. Na-assign ka sa anak. I'm asking you, ano relationship mo eh? Sabi mo, wala kang relationship. Because ikaw ang pinagbantay sa anak ni General Bato na nag-aaral pa yung anak niya sa PNPA. Yes or no? No, sir. Prior to my assignment there, sir, doon na po ako na-assign. Saka pa lang po pumasok yung sa anak niya? Opo, sir. Opo. How many years ka na-assign sa anak niya? I was assigned in PNPA, sir, for 2 years po, sir. Okay. Opo. Sige, thank you so much. Kay Garduque, asan si... Ikaw ang ano, ang chief of police... Good afternoon, Your Honor, sir, Mr. Chairman. Yes. Kailan ka na-assign sa Los Baños? 20, sir, sometime November up to March 2020. I was not listening. So, kailan ka na-assign sa Los Baños? Sometime November in 2020, sir, up to February 2021. November 20, a month. Kailan sa November 20? Tell us. Hindi ko na matandaan, sir, kasi wala akong... Latter part of November or early part of November? Early part ng November, sir. Early part? Yes, sir. Are you sure? Siguraduhin mo, ha? Kasi alam ko, latter part ka lang. What is the exact date that you were appointed, designated as Chief of Police of Los Baños? Latter part or early part? Don't lie. If you allow me, sir, let me check lang sige. Your record. Sige, bibigyan ka ng pagkakataon, yes, latter part yan. So, pinatay si Cesar Perez December 3, 2020. Bago ka napunta sa Los Baños, nanggaling ka ng San Pedro, o nanggaling ka ng Cabuyao, o nanggaling ka ng Parañaque, o nanggaling ka ng Davao. Saan ka nanggaling? Cabuyao City Police Station. Cabuyao. Before Cabuyao, saan ka galing? San Pedro City San Police Pedro. Station. Sir. Galing bago na San Pedro, Parañaque. Or after ang Parañaque? Later na lang yung Parañaque, sir. Saan ka pinanganak? Bukidnon, sir. Sa? Bukidnon, sir. Bukidnon? No, yes. Nasaan ka sa Davao? No, sir. Okay. Thank you so much. Okay. During that time, na na-assign ka dito. December 3,
pinatay si Cesar Perez. You all know that the municipality of Los Baños have so many CCTVs. Ang dami ng CCTVs eh. Bakit hindi nyo sinama yung CCTV na nakita namin? Na kung saan nakita kung sino ang pumatay? Bakit hindi nyo ginamit ang CCTV? Mr. Chairman, sir, if my recollection is right, kasama po siya sa evidence na isinabmit namin sa prosecutor. Colonel, stop lying, eh? I'll be asking the documents coming from the courts, from the court, kung isinama nyo. Councilor Norbin Tamisin, kasama ba? Your Honor, sa fiskalya, wala po. Wala po kaming kopya. Iyan ay lumabas lang sa Facebook, nakita namin at napatunayan ko po nung nasa korte na po, nung nag-hearing na po kami. Pero sa fiskalya, bago na isampa, hindi po kami nakita, hindi po namin nakita, hindi rin po kami nabigyan ng kopya, Your Honor. Colonel, if you will give us time, sir, para maikuha namin yung mga document dyan, then we will submit it, sir. Ang alam po namin during the conduct of investigation, kasama po lahat yun, sir, na tiningnan natin. Okay. Sige, Councilor. Your Honor, when I spoke with one of the witnesses of the complainant, nasabi po sa atin na yan daw po ay ginawa yung kanilang mga affidavits na hindi naman sinabi na laban sa akin kundi para daw kay Mayor Perez. Hindi naman po yan pinanumpaan sa piskal, sa Hepe lang. Pero hindi naman daw po sila nagpunta kay Hepe. Basta pagkagawa ni Aguilar, yung PSSG Ronel Aguilar, pinuntahan sila sa munisipyo, pinapipirma lang, pero hindi po sila, katulad ng isang witness, never po siyang nakaharap si Hepe para pirmahan. Kaya po, hindi nila alam na yung pala ay gagamitin laban sa akin. Akala po nila para lang sa kaso ni Mayor Perez, pero hindi para po sa akin. Your Honor. Okay, understand. Okay. Mr. Chairman, may I... Sige, Chairman Acop, sige, go ahead, please. Your indulgence, Mr. Chairman. Kasi, nalilito na ako eh. Kanina, sino yung, ano yung pangalan mo? Yung tabi ni, katabi ni Albotra sa kanan? Lieutenant Colonel Andulan, Mr. Chair. Yung party mo is pag-aresto kay... Konseyal, tama? Yes, sir. Opo. Pero sa kaso ni Mayor Perez, Direct Mayor Perez of Los Baños, tama? Yes, sir. Pero CIDG ka ng Batangas? Yes, sir. Opo. Okay. Si Colonel Gardula? Gardoque. You were the chief of police of Los Baños? Yes, po, sir. Nung namatay si... nung napatay si Mayor Perez. Now, may I know kung merong SITG o task force na nag-imbestiga dito sa insidente na ito? Yes, sir. Tama po, sir. Immediately upon the incident, sir, right after the incident, the SITG Perez was immediately formed. And may I know kung sino po yung head ng SITG na ito? On its initial pay, sir, it was headed by our DRDO. And who is the DRDO? Or who was the DRDO then? It was Police Brigadier General Rodolph Dimas, sir. Ronald? Dimas. Dimas? Yes, opo, Dimas. Sir. Opo, sir. Okay, and so... Sino ang ano ang mga composition ng SITG na ito? The DRDO was the supervisor, sir. The PDs, the CIDG, the anti-carnapping unit. When you say PD, PD Laguna? PD Laguna po, sir. And who was the PD of Laguna then?
It was Police Colonel Serafin Pitalio, sir. Pitalio. Opo, sir. Siyang PD. Ang RD, si General Carranza. No, sir. Sino? It was Police Brigadier General Natividad. Who was then the chief investigator of the SITG? The D7, sir, was the repository and the chief investigator of the SITG. Iho, hindi ko naman tinatanong yung opisina niya yan. Tinatanong ko, sino eh? Was, if you allow me, sir, let me check po, sir, kung sino po. Yung, so, pakihanap. Dahil, opo, sir. Meron, hindi ka ba kasama sa SITG? Kasama po, sir. Now, did you have an investigation report about the incident? Yes po, sir. Yung ba yung sinabmit ninyo? Kanino? It was course through to the PD up to the regional director, sir. Thank you. Mr. Chair, may I move that we invite the members of the SITG and to bring with them the investigation report that they have made in so far as the assassination of Mayor Perez of Los Baños, Laguna is concerned. Kasi sila lang naman makakasagot eh. Yes. Doon sa mga katanungan natin kung bakit ang claim ay walang CCTV, hindi na-identify lahat. Kasi ito, dapat kasama po sa investigation report lahat ito eh. And how they will be the only persons who can tell us why naging suspect si former Councilor Norvin Tamisin. As it is, I would like to ask them kung ano talaga ang nakita nila na motive bakit pinatay si Juan. Kung involved sa drugs yun, bakit isang civilian ang Juan? Ang nakita nyo na gumawa nung krimen na yun, when in fact, he does not have any business doon po sa illegal drug trade siguro dyan sa Los Baños, Laguna. Hindi ko makita yung connection eh. That's all, Mr. Chair. Yes, siguro, Comsec, before I yield to Chairman Paduano, I think the person involved in the task force Perez was Jason B. Bombasi, am I right, Garduque? Si Bombasi ang pinaka-head nung ano? He was the chief of the provincial investigation office, but I am not sure if that he is the one who handles this case. We will check our record also, sir. Comsec, can you kindly ask the ano, yung pinatatanong ni General Acop. Sige, go ahead na ako, Chairman na. Mr. Chairman, since Chairman Acop was moved to invite all those mentioned PNP personnel, I second the motion, Mr. Chairman, and that certain gumbasin that was mentioned by Chairman Dan to invite in the next hearing. And ito lang po yung tanong ko. Before I proceed with the question with regards to the evidence, no? Kasi, Colonel Gardoque, when you were asked by Chairman Dan Fernandez, ito ah, that's on record. Sinabi mo kasi na part of the evidence are the CCTV. Tama? If my memory is no, right. No, you mentioned it. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Oh, so, ang tanong, bakit nakita mo ba kanina yung presente Chairman Dan Fernandez? Yes, sir. O, but yan ba yung video clips o video CCTV? Kasama, sir, sa... Are you sure? Kasama, sir, sa tiningnan namin yan during the incident. And you also notice that one with AKA 4033 plate number that parked on the back of the municipal hall? Is it part of your investigation? Yes, sir. Kasama, are you sir. Sure of that? Yes, sir. Sigurado ka? Opo, sir. Oh, did you
in your investigation, naka-focus ba kayo doon sa van na yon? Yes, sir. That is why in-involve namin, sir, yung sa SITJ, yung anti-carnapping unit. Oh, what's the result of that investigation with regards to that car? I cannot remember the result of the... How about the person that was focused during the presentation of that CCTV? Kasama rin yan, sir, sa actually sa napaila natin as John Doe, yung taong nakita natin. And that video was also presented during the court hearing? I believe, sir, kasama na nai-incorporate. No, I believe. I ask you, yes or no? Yes, sir. Sigurado ka? Sigurado ka? Hindi, tinatanong kita, are you sure of that? Sigurado ka? Maybe, sir, because that is ano one maybe? Of people. I'm just asking you if that CCTV that focused that certain person was also part of your evidence? Yes, sir. Oh, tingnan mo yung profile nung nilabasan nyo ng warrant of arrest. Is he the same person sa profile niya? No, sir. Oh, but kayo pumayag? But naging akusado yung former counselor na hindi pala pasok doon yung profile niya? Yung physical appearance niya hindi pareho doon sa subject person. Now, a while ago, sinasabi mo nga, that person was also the subject of your investigation. As John Doe. Yes, sir. Oh. Why? That's the other suspect that we are trying to identify, sir. That's the other suspect that you want to identify? Yes, sir. Eh, pero wala naman kayong mapakita sa CCTV na nandun si Konsyal. Oh, Colonel. Actually, who filed the case? Is it the family of Mayor Perez or the PNP? The family of Mayor Perez, sir. So the family of Mayor Perez believe that Mayor Perez was killed by the counselor. Ganun po ba? Yes, sir. Are you sure of that? Yes, sir. Because we have to invite the family. Yes, sir. I beg to disagree, Mr. Chair. Kasi nagte-text po sa akin yung anak ni former Mayor Perez. Hindi po sila naniniwala doon sa IR ninyo. Oh, Colonel Roque, you're lying. A while ago, you admitted, you said that the family believes in your case. That indeed the counselor is the one who killed the mayor.